hello, my name is Dante Espirito Jr. And today I will introduce you to our Python program titled Personal Diary with Speech to Text Conversion. So, let's start. So, ito po yung code ng aming program. So, sa code, dito sa part na ito, ito po yung nag-handle ng ating enter button. So, pag sinik natin yung enter, mag-redirect po siya dito sa file path na ito, which is yung main one. So, ito naman po yung exit program. Pag sinik po natin yung exit, ito po yung magpo-prompt. So, mag-exit po yung ating system. So, ito yung title ng ating personal diary. Then, ito po yung kanyang background color. So, naglagay din ako ng background image, which is, ito po yung file path niya. Then, ito po yung settings ng ating image, background image. So, meron din po isa pang image doon, which is yung pambungad na image. So, here, ito po yung kanyang file path. Then, yung kanyang settings din. So, ito po, bale, ito yung isang window label. Dito, nakalagay yung hello, I'm your personal diary sa ilalim ng ating image. So, ito po yung mga buttons. Dalawa lang po sila, which is yung enter and yung exit. So, pag sinik natin yung enter, magpo-prompt po yung redirect. Which is yun, may punta tayo sa main 1.py, then mag-exit yung ating main 1.py. So, ito naman po, pag sinik natin yung exit, magpo-prompt yung exit. So, next is yung main 1. So, dito po, ito po, makikita natin dito yung tatlong option. Bibigyan tayo yung tatlong option, which is yung write record your diary entry, open your diary, and then yung exit. So, bale, ito po dito po sa ating write record your diary entry is mag-redirect po siya sa main 2, which is mag-open yung window, yung recording window ng ating Python program. So, yung sa option 2, pag open your diary, mag-redirect siya sa ating main 3, which is mag-open yung ating display entries window. So, ito po, exit. Then, ito po yung title ng ating window and yung kanyang background color. So, ito po yung tatlong button, then yung kanilang mga settings. So, dito na tayo sa ating recording window, which is yung main 2. So, ito po yung kanyang mga yung MySQL connection. Then, ito. Meron po siyang save entry and then yung listen and write. Bale, dito po sa save entry, pag meron na po tayong entry, ito, dito siya, mag-entry, save po siya sa ating database. So, kung wala namang entry, mag-appear yung please write something in the diary. Then, ito po, mag-close. Then, listen and write naman po. Bali, dito magsisimula yung recording pag sinik natin yung listen and write button. So, mag-appear yung speak now. Then, pag hindi po maintindihan, ito, lalabas to. Then, pag may error po, ito yung lalabas. Ito yung title ng ating Windows. Then, yung kanyang background image and yung settings po niya ay ito. So, ito naman yung mga button. Yung dalawa, which is, ito yung save entry, then ito yung listen and write. So, doon naman tayo sa main 3, which is yung ating display entries window. Meron din sila ditong may SQL connection. Kailangan yan kasi di-display niya yung mga entry. So, ito po yung display entry code. Then yung ating code sa database. Then yung error. So, ito naman po yung sa delete entry, yung kanyang delete button.
pagka-click natin delete button, may mag-prompt na confirm deletion or are you sure you want to delete this entry. Then pag may yes, entry deleted. Then else invalid entry index pag wala pa po. So, ito naman po display entries, bali mag-appear yung mga entry natin sa ating diary. Then pag walang entry, then ito po, your diary is empty. So ito yung title ng ating windows, then yung kanyang background image, and yung mga settings niya, ito po yun. Then ito yung mga button, dalawa lang po yun, which is display diary entries and delete entry. So punta naman tayo dun sa mismong code ng ating Python program, ay sa mismong Python program. So ito po siya. So ito yung enter button and exit. Pag kinik natin exit, mag-exit. Then ito po yung enter. Bali mag-redirect siya sa ating main one, which is ito pong tatlong button na pagpipilian natin. Pag kinik natin yung record your diary entry, may mapuprompt. Then may mag-a-appear na bagong window. Yan. So dito pwede po tayo mag-record or pwede rin tayo mag-type. Tulad na ito. Then, magpo-prompt. Yan. So, next, pwede rin tayo mag-entry pa na ito. For example, sa recording. Hey, hello, and hi. Then, pwede natin siyang isave ulit. Yan. So, then dito pwede nating open yung ating diary. Mag-redirect siya, mag-open isang window, which is yung main tree. Then, display diary entries. Ito po yun. Bali, meron tayo nauna. Ito po yung ating tinype. Then, ito naman yung ating nirecord. Bali, sa day 4, wala pa. So, pwede rin tayo mag-delete. Pero mapapakita natin sa ating data. So, ito po. Medyo matagal lang yung loading. Then, ayan po. Nag-appear po dito yung mga entries natin. So, yun lang po yung aming Python program. Thank you sa Python and thank you.